from the Venetian, Macau, ladies and gentlemen. Buenos dias mga boxing fans, nandito naman tayo ngayon sa ating mainit na balita tungkol sa boxing. Ang angas ng Pinas, ininsulto si The Flash at The Monster, nabahag nga ba ang buntot? Kung naligaw ka sa mundo ko, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin na rin ang bell button para lagi kang updated sa mga videong katulad nito. Naiinsulto nga si The Flash Filipino nito donaire sa mga patutsada sa kanya ni General CASEMIRO. Ayon kay Quadro Alas, isang ang iyakin si itong si Nanito Donaire sapagkat isang mahinang nilalang lang ang tumalo sa kanya at nagkabukol-bukol pa ang mukha nito. Ayon pa kay Quadro Alas ay nabad trip na daw siya kay Regundo nung naglaban sila dahil wala itong ginawa sa loob ng 12 round kundi tumakbo na parang snatcher na hinahabol lang ng mga pulis. At ngayon talagang iyak na daw si Donaire dahil tumakbo lang sa kanya ang tumalo dito. Sa kabilang banda, may sagot na si Quadro Alas sa banat sa kanya ni Naoya Inoue. Ayon sa angas ng Pinas, lulubab, ang apo mo ay gustong magpakamatay. Papayagan mo ba siya? Pati si Babarom na ay walang ligtas kay General CASEMIRO. Tinira na ang lahat, wala nang tinira. Ang bumangga, tibag, kahit maging sino ka man, kahit ikaw pa ang anak ni Superman. Huwag na puro salita, kumirma ka na ng kontrata nang may kasana ang laban para malagyan ko ng pasa ang iyong muka. Yan ang banat ni Angas sa Monster na Naduwag. Ngunit hindi nagpapatinag ang Monster ng Japan at muling bumanat kay Quadro Alas. Anya, natatalunan niya ito sa kanilang pagkaharap. Ipapakain na dito ang lahat ng sinabi ni CASEMIRO sa kanya. Ngunit parang nabahag ang buntot ng Monster ng Japan dahil sa mga kondisyon nito na ibinigay kay CASEMIRO. Kailangan daw sumailalim ito sa mahigpit na bada testing. Talagang wala pa siyang tiwala sa lakas ni Quadro Alas. Matatandaan din na ito din ang naging demand ni Mayweather noong maglaban sila ni Manny Pacquiao. Dahil sa mga demand nito ni Naoya Inoue, halatang may takot na siya kay Quadro Alas. Ayon pa kay General CASEMIRO, kahit anong demand pa na gagawin ni Naoya Inoue ay hindi na ito atrasan. Kahit ang laban pa nila ay gawin ito sa Japan na mismo sa bahay ni Naoya Inoue at ang tatay niya nito ang maging referee. Talagang obyansa si Quadro Alas na kaya niyang patulukin na mahimbing itong monster ng Japan. Ano masasabi niyo sa dalawa? So hanggang dito na lang mga idol. Maraming salamat po.